Pagka-overtake ng bus na ito sa Lima, Peru, nawalan ito ng kontrol saka inararo ang mga sinusundan nitong sasakyan. Tumagilid pa ang bus dahil sa tindi ng pagkakabangga. 10 taong sugatan at isinugod sa pinakamalapit na health center. Ayon sa local media, mabilis ang takbo ng bus bago ito na disgrasya. Pero sinabi ng driver nito na nawalan siya ng preno. Kasabay ng epekto ng African swine fever sa mga baboy sa ilang lalawigan sa bansa, ang pagtaas ang presyo ng ilang alternatibong protina na itlog at manok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Masinsin ang pag-inspeksyon sa anti-ASF checkpoints sa exit at entry points ng Cagayan Valley Region matapos ma-detect ang ASF sa Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Sa Naga, pahirapan din ang pag-ubos sa mga kinakatay na baboy dahil sa aktibong kaso ng ASF sa ilang lugar sa Camarines Sur. Mula nang tamaan ng African swine fever ang Batangas, ang pork vendor sa Litex Market, Quezon City na si Federito sa ibang probinsya na kumukuha ng mga panindang baboy kahit mahal. Sa kukuha kang may sakit, mamaya apektado pa tayo dito, apektado na nga sa tumal eh. Dahil matumal, binabanan ni Federito at ibang retailer ang presyo ng baboy. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng baboy. Noong pumasok ang buwan, nasa 340 pesos ang kada kilo ng liyempo. Pero ngayon, nasa 305 pesos na lang. Bumaba na rin ng 10 piso ang kada kilo ng kasim. Pero si Belinda, iwas muna sa baboy. No choice but chicken or beef. Kasi nga, yung health ng family mo at stake sa pork. So iwas muna. Kung nagmura ang baboy, ang manok at itlog, tumaas ang presyo. Sa pwestong ito sa Marikina Public Market, hanggang 250 pesos ang presyo ng manok. Tumaas po talaga kumpara po nung nakaraang buwan. 220 po sa buo, 240 po ang choice cut namin, hanggang 250 po. Ayon sa DA, walang dapat ipag-alala sa pagkain ng baboy dahil tinitiyak nilang hindi makakarating sa mga pamilihan ang mga nagkakasakit na baboy. Yung galing sa north, hindi pupunta sa south. Yung south, hindi pupunta ng north. Mahigpit ang NMIS. Kapag tumaan ka doon, meron kang tatak ng NMIS. At sigurado ang aming mga consumer na ito'y malinis at walang sakit itong mga karne ito. Ayon sa DA, mula 2019, umabot na sa 50% ng populasyon ng baboy ang nalimas dahil sa ASF. Pero pinopondohan ang repopulation kung saan namamahagi ang pamahalaan ng mga inahing baboy. May nakalaan na 2 bilyon para sa repopulation na ngayon ay gumugulong na. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, hanging habagat pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa extreme northern Luzon, particular sa Batanes at Babuyan Islands. Localized thunderstorms ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Luzon bukas, lalo na sa hapon. Kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, pero bahagyang hihina pagsapit ng gabi. May chance rin ng ulan sa Metro Manila. Walang panit pa rin ang hidwaan sa Southern Lebanon. Pinuntirya ng Israel ang mga sinasabing kuta o taguan ng armas ng Hezbollah, grupong kaalyado ng Hamas sa Palestine. Sa panibagong airstrike ng Israel, nasa 10 na ang patay habang 5 sugatan. Pero ayon sa Lebanese Health Ministry, nadamay ang ilang sibilyan. Tumaas ang tensyon doon nang may 12 batang nasawi sa Golan Heights na okupado ng Israel dahil sa rocket attack na sinisisi sa Hezbollah. Ang Philippine Embassy sa Lebanon naglabas ng evacuation notice o abiso sa mga Pinoy na agad lumikas habang bukas pa ang mga paliparan. Kung hindi raw makakaalis, lumipat na sa mas ligtas na lugar. Matapos ang paglaban sa Paris Olympics, may mas malaking misyon sina Pinay gymnast Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo. Balik training camp na sila para hubugin ang kabataang naghahangad ding maging mahuhusay na atleta. Nakatutok si JP Soriano.
Matapos sumabak sa Women's Artistics Gymnastics sa 2024 Paris Olympics, naging abala naman sa pagtuturo sa mga kabataang gymnast ang Olympians na sina Aliyah Finigan at Emma Malabuyo sa training camp ng Gymnastics Association of the Philippines sa Intramuros, Maynila. Ibinahagi nila ang kanilang world-class gymnastics techniques. Parte rin ito ng advasya nina Aliyah at Emma na makatulong sa paghubog ng next generation gymnast ng Pilipinas. It's something special and true to our hearts that we want to give back, and we've had such an amazing time here. Marami sa mga lumabok sa gymnastics clinic, matagal nang nagsasanay at ang ilan lumalaban na rin gaya sa palarong pambansa. It's like a really big opportunity and I'm really grateful for it. Thank you for teaching us. Lumahok din sa training ang youngest sister ni Carlos Yulo na si Eliza, na isa raw sa mga tinatarget i-train ng Gymnastics Association of the Philippines para sa 2028 Los Angeles Olympics. She's young and she's doing very well. So these are, we have a lot of grassroots now. Congrats, Kuya. Ingat ka palagi. Pagkatapos ng gymnastics clinic, namigay sina Aliyah at Emma ng gymnastics leotard sa mga kabataang nagsanay. Sa Lunes, inaasahang makikita-kita sina Emma, Aliyah at double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.